Hi guys! Magandang araw mga kabakal! Sa video na to, magre-react lang tayo at magbibigay lang tayo ng mensahe kay T. Gasin ng Cavite. Kasi mga kabakal, naglabas ng video itong si Boss Bullet na galit kay T. Gasin ng Cavite. At actually mga kabakal, napapansin ko rin yung video ni T. Gasin ng Cavite na talagang hinahamon niya itong si Boss Bullet, si Billy Jack Sanchez at even si Tatang 50. So, hinahamon niya kung ano namang sinasabi niya, naglalabas ng pera, si T. Gasin ng Cavite. So, hindi ko nalang masyadong pinapansin dahil nga ayokong pakialaman yung diskarte niya. Kasi nga, ang alam ko eh, itong si T. Gasin ng Cavite talaga ay gustong lumaban kung kani-kanino para rin naman sumikat siya, makilala siya at makatulong sa kanyang pamilya. Yun nga lang kasi napuno na yata itong si Boss Bullet kaya naglabas ng video si Boss Bullet na siya ay pinagmumura mga kabakal. Kung hindi nyo po kasi alam, si T. Gasin ng Cavite ay isa sa mga team member ko. So meron po akong team Captain Barbell, kasama yan sa mga team ko at isa siya sa mga member ko. Ang mga member ko kasi si T. Gasin ng Cavite, si Kapitan Kidlat, si Kapitan Tutan, yan yung mga superhero na member ko. So, nakakalungkot isipin na yung nagawa niya ay hindi nagustuhan ni Boss Bullet. Mensahe ko sa iyo, T. Gasin ng Cavite, ay iwasan mo na itong ganitong gawain kasi nga hindi maganda at hindi makakabuti sa iyo kung kakalabanin mo itong si Boss Bullet. Dahil masisira ang buhay mo. Masisira ang buhay mo pag si Boss Bullet ang binangga mo. Isa pa, tututuhanin ni Boss Bullet yung mga sinasabi niya. Alam mo naman na itong si Boss Bullet, lahat na sinabi, tinututuhanan niya. Kapag sinabi niya na pupuntahan ka niya, pupuntahan ka talaga niya. At hindi magugustuhin na padalang ka rin yan ng regalo. Ikaw nang bahalang mag-isip kung anong regalo ipapadala sa'yo. Kung si Mr. Mainit ay binigay niya ng cakes, special delivery na cake at hinampas kay Mr. Mainit, eh hindi ko alam kung anong ihahampas sa'yo ni Boss Bullet. Baka ang ihampas sa'yo ni Boss Bullet, eh pera. At yun ang i-deliver niya sa'yo. Kasi nga, sa mga video mo ay puro pera ang pinagmamalaki mo. At napansin ko rin, yung mga video mo masyadong below the belt eh. Kaya, ingat ka. Sure ko sa inyo mga kabakal yung clip ng video kung saan galit na galit itong si Boss Bullet kay T. Gasin ng Cavite at kung ano nga ba ang dahilan niya at binigay niya ng option mga kabakal itong si T. Gasin ng Cavite kung gusto niyang maayos ito or kung gusto niyang maging kalaban si Boss Bullet. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Yon, so ito na mga boss. Oras na. Magre-ready na si Boss Bullet. Papunta na tayo ng Abogado. Abangan niyo yan mga boss. Pero bago ang lahat mga boss, meron lang akong gustong banggitin. Itong T. Gasin daw ng Cavite itong hayop na to, no? To si Win Andrada. Kung ano-ano pala pinagsasabi sa akin itong hayop na to, eh, no? Ikaw hinayupa ka. Mamili ka ng babanggain mo. Dahil pag si Boss Bullet ang binangga mo, maniwala ka sa akin, hindi mo kakayanin. Masisira kinabukasan mo. Yung pinagmamalaki mo ng mga pera mo, isaksak mo sa baga mo. Dahil hindi namin kailangan yan. At huwag mong pinagmamalaki sa amin yan, yung pera na yan. Kung talagang marami kang pera at hindi mo kailangan, itulong mo na lang yan sa mga nangangailangan. Huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin yung pinagpaguran mo na sinasabi mo na ipupusta mo. Dahil kung kitatang 50 vlogs ka lang babagsak, maniwala ka sa akin, ha? Masisira kinabukasan mo. Tapos ako pa babanggain mo. Si coach pa? Si coach tatang 50 vlogs pa ang babanggain mo? Wala kang respetong hinayupa ka, wala kang karespe-respeto, parang tatay mo na yon. Maniwala ka sa akin, kahit sa edad nun, sa edad mo na yan, gagawin kang laruan nun. Kaya itigil mo na kung ano yung pinagagawa mong hinayupa ka. Kung ayaw mong masira kinabukasan mo, dalawa lang pagpipilian mo. Ituloy mo yung ginagawa mo, sisirain ko kinabukasan mo, o sumama ka sa Team Mandirigma para matuto ka kung ano ang tama. Bibigyan kita ng pagkakataon na mamili. Sumama ka sa Team Mandirigma para makita mo at maturuan kita kung ano ang karapat dapat sa mga taong katulad mo, ha? At kung ano ang dapat na landas na tinatahak mo. So yan, mamili ka. Nandito lang ako sa Pampanga. Ngayon, dalawa lang yan.
pag pumunta ka ng Pampanga, nangangahulugan lang na pinili mo ang tamang landas. Dahil maniwala ka sa akin, kung may pamilya ka, may asawa at anak ka, huwag mo nang idamay sa katarantaduhan mo. Dahil masisira lang kinabukasan mo, pati kinabukasan nila masisira. Pero pag sumama ka sa timandirigma, tandaan mo yan, nasa tamang landas ka. Hinayo pa ka, Win Andrada. Lama ka pang tigasin ng Cavite. Gigibain kita. Maniwala ka sa akin. So yun mga kabakal, ang sabi ni Boss Bullet, dalawa lang. Kung gusto daw niyang maging kalaban ni Boss Bullet, ituloy niya lang yung ginagawa niya. At kung gusto niyang masira ang buhay niya, ituloy niya lang yung ginagawa niya. At ang isang option na binigay ni Boss Bullet mga kabakal ay pumunta raw siya ng Pampanga. Pumunta siya ng Pampanga at kausapin itong si Boss Bullet para maayos ito. So, yan ang may advice ko sa'yo, Tigasin ng Cavite. Ngayon na, Tigasin ng Cavite, ngayon na. Kung napapanood mo to, ngayon na, pumunta ka na ng Pampanga. Ibibigay ko sa'yo ang details ni Boss Bullet para makapunta ka ng Pampanga at para maayos mo ito. Kung hindi mo mapanood ito, i-message kita, Tigasin ng Cavite, Win, Sherwin Andrada. At ikaw nang bahalang kumausap kay Boss Bullet para maayos mo. So tingin ko ay isa itong magandang pagkakataon sa'yo para naman mas makilala ka at makahingi ka ng paumanhin kay Boss Bullet. At malay mo, maging isa kang mandirigma, di ba? Mandirigma ka rin. Oh, okay yan. So isa ka na sa mga team ko na Captain Barbell, isa ka rin sa team ni mandirigma ni Boss Bullet. So yan ang i-advise ko sa'yo para maayos ito dahil yun nga, hindi magugustuhin na maging kalaban itong si Boss Bullet. Yun nga lang ay mag-ready ka na kasi nga naman sa mga pinagsasabi mo kay Boss Bullet, hindi natin alam kung anong surprise ang ibibigay sa'yo ni Boss Bullet pag pumunta ka sa Pampanga. So ngayon, kung ikaw ay pumunta ng Pampanga, at alam mo, at merong surpresa pala sa iyo si Boss Bullet, tanggapin mo na lang kung ano ang surpresa sa iyo ni Boss Bullet. Kasi naman, ginusto mo yan. At ikaw naman ang talagang nangunang-una na hinamo niya mga yan, di ba? Lalo na si Boss Bullet, napuno na sa iyo, dinamay mo pa yung magulang ni Boss Bullet, pati yata asawa, dinamay mo pa. So ikaw nang bahalang magpasensya sa gagawin sa iyo ni Boss Bullet. Pero mabait yan. Mabait na si Boss Bullet at yun lang, humingi ka ng paumanhin. At yun, may message kita. Bibigay ko sa iyo ang details si Boss Bullet para makapag-usap kayo para magkaayos na at wala nang gulo. Diba? So, ano ang opinion ninyo mga kabakal dito sa ginawa ni Win Andrada? Ni Tigasin ng Cavite. Tama nga lang ba to? Dapat nga lang ba na pumunta siya ng Pampanga para maayos niya ang gulo na pinasok niya kay Boss Bullet? Dahil nga naman, katulad na sinabi ni President, masisira ang buhay mo kapag si Boss Bullet ang kinalaban mo. So mga kabakal, comment nyo down below mga kabakal kung ano ang inyong opinion para makarating kay Tigasin ng Cavite. Hanggang sa muli, ang inyong likod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Coach ng Bayan.